Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan, kayong mga nalabi sa bayang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba sapagkat ginalit ninyo ang Diyos na maghandog kayo sa mga demonyo sa halip na sa Kanya, nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na walang hanggan na sa inyo'y nag-aalaga sa pasimula at dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at Kanyang sinabi, "Mga karatig bayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos na matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa pagdadalamhati ng sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ninuman ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila at balo dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikuran nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Aalalahanin kayo nang nagtakda sa inyo na maranasan ang ganitong kalagayan. Ngayon na may magbalik loob kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya ring magkakaloob sa inyo ng ligayang walang katapusan kapag kayo'y iniligtas na Niya." Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila sa Panginoon, "Kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil po sa kapangyarihan ng inyong pangalan." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga aas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan." Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, "Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marunong at sa mga matatalino ang mga bagay na ito, ngunit inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala namang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga taong ginawang karapat-dapat ng anak na makakilala sa Ama." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang nakakarinig, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan, subalit hindi nila ito nakita ni narinig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.